Marami tayong naririnig na napapanood, nababasa na i-manage mo lang ang income mo, okay ka na. Para sa akin, alam nyo, ang hirap i-manage ng isang source of income. Been there, done that. 7 years sa public school teacher, one source of income, nahirapan po ako. Lumuwas ako, malaki na yung sweldo ko, nahirapan pa rin ako. Nag-private ako, principal na ako, mataas na yung position ko, hindi ko pa rin mabili ang gusto ko. Because I only have... Positive Day Believers, this is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Technologies Incorporated and IMG Rockstar. Magandang araw sa lahat ng Believers natin. Alright, so patapos na ang 2022. Wala na tayong magagawa. 1 month na lang. Sa mga naghahabol ng goals, kaya pa ba? Depende sa goal natin, di ba? Pero we still have 30 days para sa December. And after that, papasok na tayo sa 2023. So ang question at ang goal at ang target nating lahat bago magsimula ang year is ang wish natin maging better tayo to improve ourselves, alright? Kaya ang tanong, paano ba natin i-improve ang sarili natin ngayon 2023? Okay, so pag-usapan natin kung ito ikaw, so meron tayong 5 paraan. Kaya let's go! Let's go! Okay, tingnan muna natin ano ba ibig sabihin ng improve at paano tayo mag-improve, alright? So ganito, pag sinabing improve yourself this 2023, dapat ito tayo. There are 4. First, dapat kakaiba tayo. Be different. Alam mo, iba yung kilos mo, iba ang galaw mo, ibang pananalita mo. Pag nakita ka, yung nangingibabaw ka sa crowd, yung iba yung iba ugali natin, di ba? Iba tayo mag-handle ng problem, nag-i-improve tayo in our everyday life, kahit sa simpleng bagay lang, okay? Be different. Ibig sabihin po, kakaiba ka sa'yo nung nakaraang taon, at kakaiba ka sa mga ordinaryong tao dyan sa paligid mo. Okay? Another, yan. Dapat pag sinabing nag-improve ka, higher level. Medyo tumaas ang level of performance mo. Level of understanding, level of commitment, level on how to perform. Okay? So, dapat nag-increase na mga 5 steps. Alright? And third, be an influencer. So, hindi po yung social media influencer. Ibig sabihin, pag nag-improve ang sarili mo, may capacity ka to influence other people also to improve themselves. Yung namumove mo yung mga office mate mo na sumunod rin sa boss nyo, namumove mo yung other members of your family na maging maayos din ang buhay, nai-influence mo sila. Magagawa lang po natin yan pag nag-improve din sarili natin. Okay? And of course, isa pa, ikaw ang tatawaging the one. The one sa family, di ba? The one sa department mo. The one dyan sa community nyo. The one dyan sa business circle nyo. Masarap din matawag na the one. Ibig sabihin po, meron kang kaibang attribute or meron kang nagagawa something na hindi nagagawa ng ibang tao. Okay? So, ito po ang characteristics ng taong nag-improve ang sarili. At ito ang goal natin ngayon 2023. Alright? So, paano natin mararating yan? Bago uli dito, alam ko, excited na tayo dito. Okay, so dito po, ito. Para mangyari po lahat ng yan, yung 4 na yan, dapat isubject natin ang sarili natin sa hard situation. Okay? Kumbaga, kung chill-chill lang tayo ngayon, nasa comfort zone, iba sa 2023. Alright? Expect mo na mahihirapan ka because you want to improve yourself. Alright? Second, may discipline. Disiplina. Yan, mamaya, didiscuss pa natin iba. And of course, focus lang. Di ba sabi nga nila, focus lang tayo sa goal. Pero ito, meron akong definition ng focus. Nabanggit ko na sa isa kong vlog. Pag sinabi natin pong focus, yung gagawin mo pa rin ang goal mo sa kabilaan ng kahirapan, distraction sa kaliwa, sa kanan mo. Yun ang taong may focus. Alright? Okay? So, yan po. Ito yung characteristic at paano natin gagawin. At ito na. Specific na tayo. This is you. This 2023. Okay? So, meron lang po akong 5 suggestion. Pero bago yan, hinga muna si Rockstar. Okay. So, ang una natin dapat gawin, ganito po. Dapat meron tayong master plan. Meron kang plano for the next 365 days for your family, for your career, and for your business. Ito po ah, advantage. Pag meron kang master plan for 1 year, magkakaroon ka ng plan or activities monthly, weekly, and daily. So, hindi ka nawawala. Darating ang December 2023, meron ka ma-accomplish. Kaya tingnan natin,
Patapos na ang 2022. Ang tanong, di ba may kanta? And so this is Christmas, what have you done? Di ba? Mali ang tono ko, pero what have you done? Yun yung tanong natin. Anong nagawa mo ngayon 2022? Bakit wala tayong masyadong na-accomplish? Kasi balikan mo, January 2022, wala kang master plan. Hindi mo drawing ang gusto mong mangyari ngayon 2023. So ngayon, bumawi tayo, bawi tayo, bangon tayo. I-drawing mo anong gusto mong mangyari ngayon 2023. Kumuha ka ng isang araw na sa nalalabi ngayong December. Kunin mo yung isang araw. Maglakbay ka ng kabilang baryo. Umalis ka, kumuha ka ng, mag-budget ka ng 5,000 para sa sarili mo. Para lang gumawa ng master plan. Isusulit mo yung 5,000 na yun. Dok, sayang naman. Hindi po. Pag meron kang sinusunod na plano, hindi ka maliligaw ngayon 2023. Okay? Ito, yearly lang yan. Ayoko nga po nang nagpa-plano ng 5 years, 10 years eh. Hindi sa akin sikat yun. Uuso. 1 year lang. Okay? Alright? So, master plan. Okay? So, second, ito po. Para mag-improve ang sarili natin, ma-subject natin dito sa diniscuss natin is join a challenge. Mag-join ka ng isang challenge. Alam mo, hanggat hindi mo inilalagay ang sarili mo, sabi ko nga, sa hard situation, hindi tayo mag-improve. I-challenge mo yung sarili mo. Alam nyo, kami po sa IMG, alam nyo naman, no? Ayan, naka-IMG sir tayo, IMG Rockstar. Meron kaming challenge, madami kaming challenge po. Pwede kang mag-join sa 20 pesos mutual fund investment daily. Challenge yun, di ba? Dinidisiplina mo yung sarili mo na punta ka sa portal mo. Kasi po, pag nag-join ka sa IMG, meron ka pong portal. So you can buy your own shares of some mutual funds. Kaya DIY investment. Ayun po yung maganda sa IMG. So meron kaming weekly. Kung gusto mo mag-join ng weekly, kung gusto mo sa amin, sa team namin, meron kaming mga challenge. Kasi pag nag-join ka ng challenge, alam mo na meron kang target. At yung target na yun, para marating mo, kailangan disiplinahin mo yung sarili mo. Okay? Ano yung nag-improve dito? So sa amin po, sa challenge namin, nag-improve ang finances namin, sarili namin. Sa mga leaders ko po, may challenge kami. Or gusto mo, mag-join ka sa gym club, di ba? Challenge mo yung sarili mo. Kailangan wala kang absent 3 times a week or every Monday nasa gym ka. Challenge yourself. Kaya hindi tayo nag-improve. Walang ka-challenge-challenge, di ba? Paano lalaking muscle natin kung wala tayong challenge? Di ba? Parang mag-improve ang finances mo kung walang challenge, di ba? Join a challenge dyan sa barangay nyo. Sabihin mo, sino may pa-challenge dyan? Mag-join ako. O kung gusto mo, join our challenge sa team namin. I'm G Rockstar. Mag-PM ka lang sa personal FB ko, okay? Alright, next. Ito po. Third na dapat natin gawin para mag-improve ang sarili natin is make three. Dok, ano ibig sabihin yan? Ito po, sa atin pong lahat. Marami tayong naririnig na napapanood, nababasa, na i-manage mo lang ang income mo, okay ka na. Para sa akin, alam nyo, ang hirap i-manage ng isang source of income. Been there, done that. 7 years sa public school teacher, one source of income, nahirapan po ako. Lumuwas ako, malaki na yung sweldo ko, nahirapan pa rin ako. Nag-private ako, principal na ako, mataas na yung position ko, hindi ko pa rin mabili ang gusto ko. Because I only have one source of income. This 2023, para mas ma-improve mo yung sarili mo, hindi lang sarili mo, pati pamilya mo, nag-i-improve kayo, lahat kayo sa member of family mo, magkaroon ka ng 3 sources of income. Challenge po yan. Kadugsong po nito. So, Dok, paano? Magsimula ka lang muna dyan sa bahay mo. Magsimula ka dyan sa mga kaibigan mo. Sabi mo sa kaibigan mo o sa office mate mo, anong gusto mong bilhin? Bibili kita na Sabado, Linggo. Ako na magpo-provide ng mga needs nyo. Diba? Source of income. Okay? Start small. Start dyan sa tao sa paligid mo. Basta make 3. Huwag kang pumayag na hindi 3 sources of income mo ng 2023. Okay? And dalawa na lang. Pero bagay magkapi tayo. Kapi po. Kapi po tayo. Announcement natin. Of course, meron tayong face-to-face coaching po. Every Thursday, nasa Manila tayo. And of course, Saturday, Bulacan. Yan. Mag-PM lang po kayo para sa slot nyo. 3 slots lang po yan every day. And of course, we do online coaching. Like kahapon, si Sir Eddie. Sir Eddie Santillan from ES Studio. Thank you po ah. Online coaching, mga OFW, pwede po tayo Monday hanggang Friday or Saturday or Sunday evening. And of course, IMG Rockstar, kagaya ng binabanggit ko po, if you want to save, invest, and do IMG as your business. Tuturo namin sa inyo yan. And of course, Kaiser, Dok, ano ba yung Kaiser? Alam nyo, lahat tayo dapat may Kaiser. 3-in-1 po yan, life insurance, health insurance, and investment. And of course, last na lang, Rockstar 3-in-1 business package natin. So sa lahat mga may negosyo, so we can coach you as the business owner, then mag-seminar ako sa iyo mga
empleyado. And of course, I will vlog your business para ma-market na rin. Okay? PM lang kayo sa personal business rockstar. Alright, so last two na lang tayo. Okay, early bird. Okay? So ngayon 2023, ipangako mo sa sarili mo, ikaw yung una. Diyan sa office nyo, ikaw yung una. Diyan sa pamilya nyo, ikaw yung unang nakakagawa ng task. Alam mo kung anong indicator nito o anong ibig sabihin nito. Pag ikaw laging first, nagsasubmit ng report, gumagawa ng mga dapat mong gawin, nauna nakaka-accomplish, tumataas ang dependability index natin. Dependability at reliability index natin. At pag tumaas yan, alam mo kung mangyayari sa'yo, lalapitan ka ng opportunity. Okay? You are also improving yourself. Alright? And last, of course, dito po tayo, be addicted. Alam niyo yung mga addict? Anong ginagawa ng mga addict? Isa sa mga characteristics nila. Sir, natawa si Sir. Alam niyo yung mga addict? Anong nangyayari sa mga addict, Sir? Di ba? Hindi sila makali hanggat hindi nila nagagawa yung isang kina-addictan nila. Di ba? Kung alabawa, addict ka sa Yossi, hindi pwede, kailangan. Yung ba parang mamamatay siya pag hindi siya nag-Yossi? Na-addict siya sa, ano ba, sa alak. Di ba? Di ba? Hindi siya makali hanggat hindi siya inom ng alak. So, maging addict din tayo on one thing. Hindi ko alam kung saan ka magiging addict. Ako po addict eh. Addict na ako ngayon sa paggawa ng content. Hindi ako makali hanggat hindi ako nagbablog. Kahit nga, basta hindi ako makali hanggat hindi ako nakapag-vlog. So, maybe reading one thing, reading sa isang bagay, sa isang area, sa isang industry na hindi ka makali hanggat hindi mo ginagawa yan. Okay? Hanggang sa isang araw, maging medyo expert ka na ngayong 2023. Di pa ganun ka expert, pero nauunawaan mo and eventually magiging business mo or source of income. Okay? Alright, so, Gilibers, ang challenge, improve natin ang ating sarili ngayong 2023. Maraming paraan, okay? Pwede kang you pick all these or pick two or join my team, IMG Rockstar. We can help you to improve yourselves and your finances, okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go. Kape po. Kape po tayo.